Hello everyone, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa channel na ito at i-click nyo po yung notification bell icon upang ma-notify po kayo sa ating mga future videos. Sana po ay suportahan din po ninyo ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng video na ito. Nang sa ganun po ay mas marami pong makikinabang sa tatalakayin po natin sa video na ito. Maraming salamat po. Alam pa ba ninyo na base sa online survey na isinagawa ng Radio Veritas noong January 2022, marami sa mga Filipino Catholics ang naniniwala na hindi na kailangan ang kasal bago magsama ang isang couple. 45% ng mga respondents ang nagsabi umano na hindi kailangan ang kasal bago magsama. 40% naman ang naniniwala sa marriage first arrangement at 15% ang undecided. It appears na consistent po ito sa mga previous studies tungkol sa common law o live-in relationship. More and more Filipinos choose to live together as a couple without the benefit of marriage. In this regard, pag-usapan po natin sa video na ito kung ano ba ang karapatan ng mag-live-in partners sa mga ari-arian na naipundar nila habang sila ay nagsasama. Iba-iba po ang sitwasyon ng mga taong nasa live-in o common law relationship. Sa video po na ito, we'll focus po muna dun sa live-in relationship between a man and a woman who are capacitated to marry each other. Ibig pong sabihin, wala po silang legal impediment to marry each other. Pero mas pinili po nilang to live exclusively with each other as husband and wife without the benefit of marriage for whatever reason. Pareho po silang single at nasa wastong edad. Ang cohabitation o pagsasama po nila ay exclusive at hindi ito isang transient relationship lang. Hindi yung tipong friends with benefits lang. Paano kung sa mga taon ng kanilang pagsasama ay nakapundar sila ng mga ari-arian? Ano ba ang karapatan ng bawat isa sa kanila sa mga ari-arian na ito? Sa ilalim po ng batas, and I am referring to the Family Code of the Philippines, kung ang properties ay na-acquire ng mag-live-in partners through their joint work or industry, ang rules of co-ownership po ang mag-a-apply. Meaning, ang pagmamayari po ng mag-live-in o common law partners dun sa property ay nakabase po sa kanilang respective efforts dun sa pag-acquire ng property. And in the absence of proof to the contrary, pinipresyon po ng batas na ang mga ari-arian na na-acquire during the cohabitation o pagsasama ng mag-live-in o common law partners ay na-acquire po through their joint efforts, work, or industry. Madalas din po ay mahirap ding patunayan ang extent ng efforts ng bawat isa sa kanila. Kaya nakasa din po sa batas na in the absence of proof as to the contribution of each party to the joint efforts, pinipresyon po ng batas na equal po yung efforts nila. Meaning, pantay yung naiambag ng bawat isa. It follows na equal din po yung shares nila. But please take note po na kung ang property ay hindi na-acquire through their joint effort or industry, kundi na-acquire po ito ng isa sa kanila, sa pamamagitan ng donation o mana, exclusive property po niya yun. Ganun din po kung ang property ay na-acquire kapalit nung donated o inherited property, still, that property is an exclusive property of that partner. At ang lahat ng bunga at kinita ng exclusive property na yun ay considered din na exclusive property. Kanya-kanya po sila dun. You might ask, paano kung babae lang ang nagtatrabaho o naghahanap buhay? Samantala ang lalaki ay nasa bahay lang, nag-aalaga ng mga anak, nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, naglilinis, nagluluto at naglalaba. Or it could be the other way around. Yung lalaki ang naghahanap buhay at yung babae ang gumagawa ng mga gawaing bahay. In that case, sabi po ng batas, kahit hindi nag-participate o nag-ambag ang isang partido o live-in partner dun sa pag-acquire ng property dahil wala naman siyang income, considered pa rin po itong joint contribution. Ito po ay kung ang effort niya ay consisted in the care and maintenance of the family and the household. You may or you may not agree with me, pero sa totoo lang, the care and maintenance of the family and the household is a full-time job in itself, and even more than a full-time job. Now, dahil ang property relations po ng common law o live-in partners ay governed ng rules of co-ownership, it follows na ang pag-manage o pamamahala ng property ay joint din. That means kailangan ang consent ng bawat isa sa kanila on how to use and to dispose of the property. And by express provision po ng batas, hindi po maaaring ibenta ng isa sa kanila ang kanyang share dun sa property nang walang consent ng other live-in partner. Ito ay hanggat sila ay nagsasama pa at wala pang termination ng cohabitation. So, as can be deduced from our discussion,
pag naghiwalay po yung mag-live-in partners, hindi po maaaring sabihin ng isa sa kanila na sa akin lang yung bahay dahil sweldo ko lang ang ginamit na pambili sa bahay na ito. The other party can claim a share in that house. So, kung kayo po ay bibili ng property na pagmamayari ng common law o live-in partners, kahit isa lang sa kanila ang nakapangalan dun sa titulo, make sure po na pipirma din po sa deed of sale yung other common law o live-in partner. Otherwise, maaaring habulin po ito ng other partner who did not give consent to the sale. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe to this channel, hit that notification bell, like and share. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo.